mga ka-Soul Stars, welcome back to our channel. Sa mga bagong mga bago diyan, mga ka-Soul Stars, mga bago, huwag niyo kalimutan na mag-like, share and subscribe po dito sa aming channel. Para naman at siyempre yung ating bell button, huwag niyo kalimutan para lagi kayong notified sa lahat ng mga bagong videos namin. Okay, akong kaharap niyo ngayon kasi si Nanay ay nagpapahinga muna. So hindi muna siya magluluto nang ngayon kasi araw naman ng kalayaan, Independence Day naman ngayon at magpapahinga muna siya. So ako muna. So ibang content naman ang ibibigay ko sa inyo or babahay ko sa inyo. Ito ay para sa mga kaguruan. Tama po ang narinig ninyo, para sa mga kaguruan. Kung hindi man po kayo guro, ay malamang meron kayong mga kamag-anak na guro, pwede niyo ibahagi itong video na to. Okay. So kung ayaw niyo naman panoorin to, meron kayong mga suggested na videos para sa inyo sa pagluluto. Kung gusto niyo kumain ng kumain, meron kami sa pagluluto. Kung gusto niyo sumeksi, meron din. Gusto niyo tumaba, meron pa rin. Kung gusto niyo maaliw, meron pa rin. Gusto niyo kaming saluhan sa pagkain, meron pa rin po. Gusto niyo pang swertahin, meron pa rin po. Ayun, dahil doon, sisimulan natin ang ating video. Okay? Welcome po sa ating learner enrollment and survey tagging procedure. Ano-ano po yung mga kailangan nating ihanda? Siyempre, dapat meron tayong desktop or laptop. Kung wala naman, ay pwede na yung ating cellphone or tablet. At siyempre, yung malakas na internet connection. Kailangan po natin yun. Second po, ay kailangan meron tayong electronic learner enrollment and survey form. Bakit? Kaya bakit natin to kailangan? Kasi nadidito po yung mga data na kinuha natin sa mga mag-aaral na kung saan yun din po ang ilalagay natin sa LIS, sa pag-tag sa LIS. First step ay kailangan nating mag-login sa lis.deped.gov.ph. Siyempre, dapat alam natin ang ating username at ang ating password. Pagdating sa password, ngayong taon na to, kung napapansin ninyo, ay nagpalit po ng password. Lahat po yun. So, yung inyong LIS coordinator by school, siya po ang namamahala sa pag-ayos ng password ninyo. Siyempre, huwag niyong kalimutan, pag nailagay na yung username at password, kailangan nating mag-sign in. Upon signing in, sometimes meron tayong makikita ganito. So, huwag kayong malito kung alin ang pipiliin natin. Bagkos, ito lamang pong Learner Information System. Yan lamang po. Pero meron namang iba na pag nag-open na po ng kanilang LIS, automatic, wala na po yung ganitong nakalagay na DepEd Apps. Di ba po? Ito na po yung makikita natin. So, by the way, itinago ko po pala muna yung pangalan ng advisor dito. Pati na po yung pangalan ng school at yung total enrollment para naman po sa data privacy. Ayun. Anong unang gagawin natin dyan? Siyempre, i-click lang po natin yung master list. Katapos ng maklik natin yung master list, ito yung mag-a-appear. Click po natin tong select item. Ayan. So, choose lang natin yung select item. Meron yung drop-down at may mga choices yan. Yan katulad ng BMI, ADM, Tal Eruption, and LESF. So, ang siselect lang po natin ay ang LESF. Kapag nakita na natin to sa LESF, piliin lang po natin dito sa drop down na to ang not tagged as LESF. Bakit po not tagged? Kasi yun po yung mga estudyante natin o mag-aaral natin na hindi pa natin siya na itatag o na ilalagay sa LIS gamit yung survey form o nilalagyan ng information galing doon sa survey form. So, ulitin ko po, not tag as LESF po ang pipili. Okay, ito na po yung ating master list. So, kung makikita natin ay nakatago ulit ang ating mga learner. So, paano natin siya ma-edit gamit ang LESF information? Dito lamang po yan sa pencil icon. So, yan lang po ang ating isi-select. Click lang po natin yan for editing or for tagging. So, ngayon po ay tinago ko muna ulit yung pangalan ng bata, pati na po yung LRN. Then, dito, makita natin yung select. Dito sa drop-down na to, select ng kanilang grade level to enroll.
So, tayo po ang magseselect niyan kung ano mang grade level. So, ngayon, sa demo ay grade 11 po muna siya. So, grade 11 kasi makita natin din yung track, yung kanyang strand. Unlike po dun sa ibang year level, sa lower years, hindi makikita. Dito lamang po sa senior high para dual na po tayo. Diretso na tayo. Okay. Ayan, nandito na po tayo sa grade level and school information. So, kung ating mapapansin po, ang grade level to enroll, nilagay ko po ay grade 11. School to attend, mamaya didiscuss ko po yan sa susunod na slide. Then, for this semester, of course, first semester pa lang po tayo. Then, sa track, academic track po yung pinili ng bata. Then, sa strand, meron tayo ditong ABM, meron tayong UMS, STEM, GAS, and pre-baccalaureate maritime. Ito po yung bago. Nandito na po tayo ngayon sa grade level to enroll, then sa school to attend. So kung ating po mapapansin dito sa school name or ID, pwede nating ilagay ay school name, buong pangalan ng school, or di kaya naman ay school ID kung alam ng bata yung school ID, or kung nailagay ng bata yung school ID sa kanyang LESF. Okay, dito medyo maingat lang po tayo sa paglalagay ng school or sa pagtatag ng school kung saan sila magta-transfer. Kasi lahat po ng regions, kunwari nilagay ko San Jose, lahat po ng regions ay meron yan. So, titingnan din po natin yung kanilang address kung saan po sila. Ayan, nandiyan. So, pipili po tayo. Ang ginawa ko lang po muna, itinago ko muna yung mga pangalan ng mga schools. So, nilagay ko lang yung particular na lugar, katulad ng Region 1. Meron tayo ditong Urdaneta City, Elementary, and so on. Yun yun. So, para makita pa natin yung ibang pangalan ng school, ay pwede po natin gamitin tong scroll bar na to. Ayan. So, pababa para makita natin yung pangalan ng school. So, again po, be careful po sa pag-select ng school to attend. Kasi dun po sila mapupunta o yung kanilang pangalan ay mapupunta po doon. Okay po? Okay, nandito na tayo sa another. Meron tayo ditong for learner with special education needs. So, kung si bata ay learner with special education needs or LSEN po siya, so, seselect na lang po natin yung radio button na yes. So, yan lamang po ang iseselect natin. Then, kung yan po, kung siya po ay LSEN or SPED, kailangan ma-identify po natin or ma-specify po natin kung screen reader ba or Braille or DAISY. So, dyan po natin siya ilalagay. Pagkatapos po niyan, pwede na po natin puntahan yung educational attainment ng mga magulang. Simula sa father, okay, simula sa father, mother, and guardian. Ayan. So, click lang po natin yung select, then mag-appear po itong options, elementary graduate, high school grad, college grad, vocational, master's or doctorate degree, did not attend school or iba pa. So, dyan lamang po yung pagpipilian natin. So, yan po nilagyan ko ng circle o in-circle ko po. Okay, ito po yung karugtong nun. Kapag nalagyan na po natin yung information ng father, mother, and guardian, so, nakalagay po, although nakalagay na po yan pangalan nila dyan, kasi nung naka-enroll sila previous year, meron na po nakalagay yung pangalan ng mga magulang at ng guardian. So, seselect na lang po natin yung educational attainment, kung halimbawa high school graduate siya. Then, sa employment status, kung full-time ba yan or hindi, so, seselect na lang po natin. Working from home due to community quarantine, either yes or no. At ang kagandahan po ngayon ay, meron na po siyang nakalagay na cellphone number. So, mas madali na po siyang i-contact. Di tulad ng dati na nahirapan tayo mag-contact kahit na upon enrollment ay nailagay nila, minsan din natin sila makontakt. So dito, meron ng contact number para kay father, kay mother, at the same time sa guardian, kung nasa guardian po sila. Okay po? So yun, lalagyan din po sila ng mga information or data. So lahat ng po yan. Ayan, dito na po tayo ngayon sa household capacity and access to distance learning. So, unang question dito, how does your child go to school? So, nakalagay po dyan, choose all that apply. Ayan, so pwede po nating iselect dyan sa tick box kung lahat yan. Pero kung hindi naman, pwedeng walking lang or either dyan sa nakalagay, pwede naman yan. Then, susunod po, how many of your household members, including the enrollee, are studying in school?
for the year 2020-2021, then specify each po. So, kailangan po ay merong laman niya. Kung wala, ay lalagyan po natin ng 0. Kung meron, lalagyan po natin ng number. So, kung wala po, lagyan po natin ng 0. Huwag po natin siyang i-leave blank. Then, susunod po, who among the household members can provide instructional support to the child's distance learning? Choose all that apply. Siyempre, yung una, yung parent muna, yung mga bata, ang pipiling lang yung parent or guardian. Pero kung lahat naman na to ay nagsusupport sa kanya, pwede naman po yung lahat i-check. Wala naman po diyang kabawasan. Okay po? Para alam natin na si bata ay supported ba or hindi. Kung makikita naman natin dito kung hindi siya supported, eh di na ang ilalagay niya. O either naman nangangatulong siya, eh di din sa others. Diba? Tutor, house helper, and so on. Or either, yun nga, nag-work nga po siya. Okay, next po tayo. What devices are available at home that the learner can use for learning? Again, choose all that apply. Pwede natin siyang piliin. Second po ay, do you have a way to connect to the internet? Okay, meron yan. If ang sinelect ni bata ay yes, then mag-a-appear po ito. Yan, lalabas po yan. Then, siselect natin kung alin dyan, kung own mobile ba, kung broadband ba, computer shop, or other places outside. Ngayon, kung wala naman po, edi select po natin yung no. Pero pag sinelect po natin yung no, wala po pong lalabas ng ganon. Okay, next po, what distance learning modality or modalities do you prefer for your child? Choose all that apply. Ayan, so again, siselect din ulit po natin to, online learning, television, radio, modular learning, combination of face-to-face and other modalities and others. So, yan lang po ang isi-select natin. Okay? So, last question. What are the challenges that may affect your child's learning through distance education? Again, choose all that apply. So, yan po. Pupipilian po yan. So, depende po yan sa sagot ng bata. Depende po yan sa kakayanan ng bata. Okay, pag natapos na po natin yan, huwag pong kalimutan na i-click po yung tick box ng agreement. So, yun, nakalagay po yan sa agreement. So, Data Privacy Act of 2012. Kailangan po siyang i-click kasi pag hindi, ay din natin matatapos yan. Then, huwag pong kalimutang mag-click ng submit. Okay, upon clicking submit, kung meron po tayong nakalimutan, ay mag-a-appear doon yung red box na nakalagay, please complete the form. Ayun, i-kompleto po natin yon. Ngayon naman, kung nakompleto na po natin yung form, wala tayong problema doon, meron lalabas dito na learners LESF has been created. Ayan, so mas maigi kung wala na tayo nagawa or na nagkamaling data. Eh, paano naman pala dito? Kailangan natin siyang i-update or meron pa tayong information na kulang o hindi na ilagay. So, habang dito, how to update learners' data. Simple lang, babalik lang ulit tayo dun sa master list, pero ang i-choose na po natin ay tag as LESF. Kasi yun na po yung lalabas na po doon yung listahan or yung master list ninyo na natag na po ninyo bawat isang bata. Ayan, ito na po yung master list na natag na, nakatago ulit yung learner natin. So, ang gagawin lang po natin ay i-click lang po natin yung pencil icon ulit to edit. Kung meron pa tayong i-edit, kung meron tayong buburahin, kung meron tayong ayusin, click lang po yun. Then after nyan, kapag na-update na natin si bata, yung kanyang information, huwag mong kalimutan ulit na i-check yung agreement button and or tick box button, then the submit once. Yan, click natin yung submit. Pag natapos na yan, after po natin mag-click yung submit, ito na po yung lalabas doon, nakalagay ng learners LESF has been updated. Yun, tapos na. Okay? So, yun na po yung lalabas na pag natapos mo na po yung makapag-update ng bata. Congratulations po, natapos nyo na. Sana ay nakatulong itong video na to sa pag-enroll or pag-tag sa LAS natin. So again po, congratulations. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like. Of course, huwag niyo pong kalimutan na mag-share ng video na to sa ating mga kapamilya at mga kapwa-guro o kaguruan. At syempre,
Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kung kayo po ay bago pa lamang dito at mag-click ng bell button para notified po kayo lagi sa lahat ng aming videos. Ngayon po ay lalagyan ko ng classroom tong playlist na to para lahat ng about sa education ay doon ko po ipapasok. So magkita-kita po tayo dyan. Maraming maraming salamat po. Bye!